Binaghay ng Clio Tugon si dating Pangulong Gloria Arroyo nang basahan siya ng sakdal kanina. Kaugnay ito ng kasong plunder dahil sa umunoy maanomalyang paggamit ng pondo ng PCSO. Nakatutok si Maki Pulido. Hanggang kanina, hinintay ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo na tuluyang pigilan ng Korte Suprema ang pag-usad ng kasong plunder na kinakaharap nito sa Sandigan Bayan kaugnay ng di umano'y maanumalyang paggamit ng 365 milyon pesos na pondo ng PCSO. Pero ang First Division ng Sandigan Bayan, First Order of Business ang arraignment ni Arroyo kanina. Maaga ngang dinala si Arroyo sa Sandigan Bayan mula Veterans Memorial Medical Center para mabasahan ng sakdal. Nakabalot ng pink na shawl, naka-wheelchair at may neck brace ang dating Pangulo. Hindi raw kinilala ng kampo ni Arroyo ang pagdinig hanggat wala pang sinasabi ang Korte Suprema kaya't hindi siya naghain ng plea. Kaya otomatikong korte ang naghain ng not guilty plea. Ang pagsasampa ng plunder laban sa dating Pangulo ay sa tingin namin ay hindi dapat nangyari at nagkaroon ng excess of jurisdiction ng ombudsman dito. It was normal accused to enter to register no plea at all. Sa labas, bagamat mahigpit ang seguridad na itinakda ng sheriff at pulis, nagkagulo at nagkatulaka ng media pagdating ng dating Pangulo. Sa court appearance na ito, kasama niya ang asawang si Mike Arroyo at lahat ng mga anak, sina Mikey, Datu at Luli. Sa loob ng First Division ng Sandigan Bayan, hindi na naka-wheelchair si Arroyo. Kinaya niyang tumayo sa harap ng mga magistrado, pero binigyan na lang siya ng mauupuan habang binabasa ang sakdal. Wala pang dalawang oras, agad ibinalik si Arroyo sa Veterans Hospital matapos basahan ng sakdal. Nakaabang sa gate ng Sandigan Bayan ang mga pro-Gloria habang palabas ang dating presidente. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Horas.